magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, sa lansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mauing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayay mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan, pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw, upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababaladhan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Pamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangakos sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong linimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kumagalit, hindi siya nagtatanim. Taglay yaong niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng langit at lupa'y sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga pariseyo at mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, isang taong may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay po, na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang puna ng kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay na sa gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawanin niya ang ama at ito'y labis na nahabag sa kanya.
kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at paniyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyo ama ang pinatabang guya sapagkat nagbilik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatawaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mabuting balita yung istorya po, yung talinhaga mula kay Jesus, at kilala po natin ito sa title na The Prodigal Son. Yung salita pong prodigal ay may kahulugang extravagant, no? Lavish. Sa Tagalog po, yung translation ng salitang ito ay waldas. At may nakita po tayo at narinig na tatlong tauhan na waldas. Unang-una po, yung prodigal son, yung anak na bunso. At alam natin kung paano niya winaldas yung kayamanan na kanyang minana sa masasamang bagay, no? Sa masasamang gawain. Yung kanyang minana mula sa ama, ginamit niya upang paligayahin yung kanyang sarili at paniwalain yung kanyang sarili na siya'y malaya. Hindi po ba sa maraming pagkakataon, ganito din yung ating pag-iisip, no? Lalo na yung mga gustong makaalis sa poder ng kanilang mga magulang, ano yung naiisip, no? Ako'y magiging malaya pag ako'y umalis. Ako'y magiging malaya pag nagagawa ko na yung gusto ko. Ako'y magiging malaya kapag finally ako na'y nakakapagdesisyon para sa aking sarili. Ako'y malaya kapag yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati, nagagawa ko na. Yan po yung pamantayan natin ng pagiging malaya, no? Pagiging independent, no? Pagiging malaya kapag yung ating hinahangad, ginagawa, ating nasa isip ay atin ang nagagawa ng walang kumukontra. At mga minamahal kong kapatid, ginawa tayong malaya ng Diyos. Kaya nga, kahit na ang pipiliin nating desisyon ay makakapahamak sa atin, hindi tayo nakakarinig ng salita mula sa langit, pag mong gagawin yan, mali yan, hindi yan tama. Bakit? Dahil tayo'y malaya at ginawang malaya ng Diyos. Kaya kahit na yung ating pag-usad ay ibig sabihin ay paglayo sa Kanya, nananatili siyang tapat sa atin at nagagawa natin yung ating nais. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo malaya
ay dahil mahal tayo ng Diyos. Ginawa tayong malaya ng Diyos dahil mahal na mahal niya tayo. At ganun din ang pag-ibig, mga minamahal kong kapatid. Hindi tunay ang pag-ibig kung hindi ito malaya. Kung hindi tayo nakakagawa ng mga gusto nating gawin. Pero sa ating istorya at sa maraming pagkakataon, mga minamahal kong kapatid, ganito yung pag-iisip natin patungkol sa kalayaan, no? Yung magagawa ko, yung kaya kong gawin kahit yung mali. Pero hindi po tunay na malaya yung isang tao na dahil sa kanyang pagkakamali ay nalimitahan siya. Dahil sa kanyang pagkakamali, siya'y napahamak at napunta doon sa isang lugar na hindi niya gusto. Bakit? Mas pinili niyang magkasala. Pinili niyang sundin yung kanyang kalooban. Parang ganito po yan, no? Malaya tayong sa mga nagdadrive po dito, malaya kayo nakakapag-drive, hindi po ba? Merong mga traffic signs, may traffic lights. Kapag kayong traffic light nag-green, ibig sabihin go. Kapag ito'y pumula, ibig sabihin stop. Kunyari, ipinaglaban mo na ikay ay malaya, papatakubuhin mo yung iyong sasakyan nang mabilis kahit na nasa pula. Pag ikay nabanggat na matay, malaya ka ba? Pag ikay nakulong dahil doon, ikay ba'y malaya? Hindi. No? Ganito din yung karanasan ng anak doon sa istorya, doon sa narinig nating talinhaga. Akala niya siya'y malaya, pero nung ginamit niya itong kanyang kayamanan upang magpakasasa sa tawag ng laman, anong nangyari sa kanya sa huli? Anong tingin niya sa kanyang sarili? Nakalimutan niya yung kanyang identity bilang anak. Ituring niyo na lamang po ako bilang alipin. Ituring niyo naman po akong isa lang sa inyong mga lingkod. At ganun din yung karanasan ng panganay na anak. Imagine niyo po, pwede palang mangyari iyon kahit na tayo sumusunod sa utos at kalooban ng Diyos, maaari pa rin tayong maligaw. At sa paanong paraang tayong maliligaw? Kapag kayong nilalaman ng ating puso ay hindi yung nilalaman ng puso ng Diyos. Kapag ka hindi nilalaman ng ating puso ang Diyos, maaari pa rin tayong maligaw kahit araw-araw tayo nagsisimba, kahit araw-araw tayo nagrurosaryo at sinusundan ng ating kalooban. Tignan niyo po yung panganay dun sa ating istorya. Ano yung nakalimutan niya? Yung kanya ring identity. At ano yung kanyang identity? Siya'y anak nung hari, nung ama dun sa istorya. Pero ano yung tingin niya sa kanyang sarili? Alipin. Anong sabi niya? Habang buhay ko po kayong pinaglilingkuran, buong buhay ko naglingkod ako sa inyo, pero ni isang bisirong kambing, hindi niyo ako mabigyan upang magsaya kami ng aking mga kaibigan. Pero yung anak mong yan, tanyo, nakalimutan din niya na kapatid niya. No? Nakalimutan din niya yung tao ay kanyang kapatid. Nang dumating, no? Yung anak niyong yan, ipinagpapatay niyo pa ng pinatabang guya. No? Nakalimutan yung kanyang identity. More than anything else, no? Siya'y anak ng ama. At ipinaalala ito sa kanya ng ama, ang lahat ng akin ay sa iyo. At ipinapaalala dun sa dalawang anak, ang lahat ng kayamanan ko, ang lahat-lahat ay sa inyo. Dapat tayong magalak. No? At mga minamahal kong kapatid, kung kayo po yung nandun sa side na naging maayos, inayos ang buhay, nagpakabuti tulad ng panganay na anak, siguro maaasar kayo at maintindihan ko kayo maaasar kung makikita niyo yung kapatid niyo sa kabila ng kanyang ginawa, tinanggap pa rin ng ama. Pinatawad pa din. No? Sinuotan ng singsing. Ipinagpatay ng pinatabang guya. At pupunta po tayo dun sa ikatlo, no? Na waldas, na prodigal. At sino yon? Yung ama. Kung meron po tayong iwawaldas at dapat waldasin, dapat po yun yung pag-ibig at pagpapatawad. Dapat po nag-uumapaw tayo, dapat extravagant tayo,
Lavish tayo sa mga bagay na patungkol sa pagpamahal at pagpapatawad tulad ng ama. Ano ba yung lumapit sa kanyang anak at hingin yung kayamanan? Anong ibig sabihin nun? Parang sinasabi, imagine ninyo kayo yung magulang at sasabihin sa inyo ng anak niyo, akin na yung kayamanan. Kinukuha ko na yung mana ko. Parang gustong sabihin sa inyo ng anak niyo, mamatay ka na. Pero anong ginawa ng kanyang ama? Dahil mahal niya yung kanyang anak, ibinigay niya. Dahil mahal niya yung kanyang anak, hindi niya pinagkait kahit masakit sa kanya yung pangyayari. At alam ng ama, no, sa maling desisyon na ito, siya'y nagkamali. At alam ng ama, sa kahuli-hulihan, magbabalik yung kanyang anak. Kaya araw-araw yung ama nakatanaw, nag-aantay sa pagbabalik ng kanyang anak. Parang sa kumpisal, mga minamahal kong kapatid, hindi pa man tayo nagsisisi, wala pa man tayo doon, hindi pa man natin naiisip na pagpapractice pa lang tayo. Panginoon, hindi ako karapat dapat sa iyong awa at pag-ibig. Panginoon, hindi ko deserve to. Nandun pa lamang tayo, nag-iisip pa lang tayo, ang Diyos nagkukumahog ng patakbo sa atin upang yakapin tayo. Hindi pa man natin pinipiling magbago, yung Diyos tapat nang umiibig sa atin. At kahit gaano kalaki yung ating pagkakasala, mga minamahal kong kapatid, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil ginagawa mo yung tama, hindi dahil mabuti ka sa iyong kapwa at nagbibigay ka sa iyong kapwa, yung pagmamahal ng Diyos tapat kahit na tayo'y makasalanan pa. Katulad ng pagmamahal ng Ama doon sa ating narinig na mabuting balita. Unconditional. Hindi dahil ginawa niya yung tama. Mahal niya yung kanyang mga anak, no? Nang walang kahit anong kondisyon o dahilan. At mga minamahal kong kapatid, no? Ito rin po yung tawag sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus. Hindi po madali na magpatawad. Hindi madaling mahalin yung mga taong gumagawa sa atin ng mali o yung nagkasala sa atin o yung naghahangad sa atin ng patuloy na kapahamakan. Hindi po madali yan. Pero kung atin pong gagawin at susundan yung halimbawa ng ating Panginoon, yung hindi po kaya, kakayanin natin. Sa unang bahagi po ng ating mabuting balita, bakit si Jesus nandoon sa mga publikano? Sino ba itong mga publikano? Ito yung mga public sinners, mga makasalanan. Bakit siya nandun? Sapagkat sa mata ng Diyos, kahit itong mga makasalanan ayon sa Escriba at Pariseo, mga anak pa rin niya. Mga minamahal pa rin ng Diyos. Kaya nga sabi dun sa unang ating pagbasa, alalahanin mo, Panginoon, yung ginawa mo sa Ehipto, yung ginawa mong pag-aadya sa amin. Ipinapaalala, mga minamahal kong kapatid, sa atin nung pagkakataong iyon, simula pa man nung una, ang Diyos tapat. At hindi natin mababago yon. Hindi natin maaalis na siya'y tapat sa kanyang pag-ibig. Kaya bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, yun po yung hamon sa bawat isa sa atin. Nasaktan ka, binitray ka, ginawan ka ng hindi maganda, pinagnakawan, sinabihan ng di maganda, ibigin mo pa, lalo mo pang mahalin, lalo ka pang magbigay ng sarili. Wala pong nagbibigay ng sarili, nagpatawad at nagmahal yung nawalan. Parati pong puno at nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos. Kaya po yung sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, mapupuspos ang biyaya at pagmamahal, makakapiling niya sa kanyang kaharian. Ito po yung samot dalangin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Sana po nawa po lahat ng ating ginagawa ay parating magdala sa atin patungo sa kaharian ng Diyos. Amen. Pagsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, ang talinhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak, subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwi na ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na anak, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa atin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapis sa Diyos sa mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat na nag-alay para sa misang ito at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Diyos na makapangyarihan, malugod mong nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanan, matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, tumingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kilugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming pagdiriwa ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa amin iyong iniukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kalomong pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong iniyahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at usang paglilingkod upang sa iyo lagi kami makasunod.
Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginabat ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininanibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo,
ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatito, si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na gali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nangina, init ng pag-ibig dahan-dahan ng lamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nangina, init ng pag-ibig dahan-dahan ng lamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling.
linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Ninisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Nagbabalik loob ako, Jesus. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming galooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsisumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, ni ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.